may na-dismiss na. And definitely, as of now, they're not holding any key positions. Magandang araw po mga kababayan po natin. Kinumpirma ni PNP Chief Acorda na umano'y itong apat na opisyalis na kumpirmadong sangkot sa illegal na droga, nagsumite rin ng Cortes resignation, ay sibak na sa kanilang pwesto. So kumbaga, wala na silang pwesto na pinanghahawakan ngayon habang hindi pa nga na-receive itong sulat mula sa Malacanang na pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Natanggap na ang Cortes resignation nitong apat na general at may ongoing pa for further investigation na 32 umano mga kababayan po natin. And congratulations sa 917 na kapulisan na ligtas na, malinis ang kanilang pangalan. Tama nga ang sinasabi ni PNP Chief Asurin dati na konti lamang umano, hindi umabot ng 100 umano sa kanilang opisyal ang posibleng sangkot sa droga. Ganon din ang sinasabi ni Secretary Abalos. Kunti lamang ito at malilinis talaga ito. So sana po mga kababayan po natin, itong mga sinasabing malinis ay talagang totoong malinis. At sana wala rin nangyaring kumpare at kaibigan sa nangyaring pag-screening nitong mga generals and kernels po mga kababayan po natin. At ito po yung paliwanag ni PNP Chief Acorda paugnay po sa mga pulis na sangkot doon sa 990 kilos na shabu cover up at itong apat na opisyal na kumpirmadong sisibakin na sa kanilang trabaho bilang pulis at walang benepisyong makukuha. Kawawa nga, pero sila ang nagpili sa kanilang landas na tatahakin. Ang talaga. Yun po bang apat na senior officials ay humahawak pa rin sila ng pwesto o hawak pa rin ho ba nila yung current positions po nila as we speak? What we did with those personnel who were involved in this 990 and yung mga we found involved in this case were placed on admin holding and yung iba may na-dismiss na and definitely as of now they're not holding any key positions. Yan po mga kababayan po natin na wala na sila umanong hawak na position. Tama lang kasi mamaya baka ma-influensyahan pa nila itong investigasyon at baka magamit pa nila. Maka-discarte pa sila habang hindi pa na bigay sa kanila yung final na decision. Yan pong dalawang generals po, tsaka yung dalawang kernels. Sila ho ba yung current post po ba nila ay hawak pa rin ho ba nila hanggang sa ngayon? Pag-iwin po. Yan pong apat na senior officials, general, ito pong nakinabibilangan ng dalawang generals at dalawang colonel, meron ho silang pwesto po sa kasalukuyan sa PNP. Ngayon po ba ay hawak pa rin ho nila yung pwestong yun po? Wala po, wala pong hawak at hindi po hawak po ang pwesto yun. Nasa floating Thank status you, po sila? Nasa floating status po. Yes, I think the question has been answered. The four, wala nang pwesto yung apat. Thank you. The next last question is Mr. Rafi Tima of GMA7. Good afternoon, sir. Sir, can we get a word from General Acorda? Ano lang po yung sentiment niyo about the result of this investigation? Mapapakalma na ba yung agam-agam among police officers sa PNP because of this? Well, on the part of the PNP, nag-usap-usap din kami and in my consultation with other ranks, I do believe that this move, yung conduct of investigation, will somehow answer all the questions about the gray areas doon sa nangyari sa 990. And whatever will be the result, we will welcome it and it's all part, a bitter truth, but it's all part of internal cleansing. I do believe that after all these things, we will come up with a better police force. And just for the record po, para sa inyo and kay Secretary Abalos, just for the record, yung 917 na hindi tinanggap yung resignation,
cleared na po sila? Categorical po ba yun? Yes, cleared na po. Sa ating mga kababayan, inuulit ko, kamukha naman ang una pa lang sinabi namin, kukonti lang po ito, kukonti pa lang ito. But there is a need to do this. This one came from Chief Asuri himself at that time. If you will recall, ito yung hudyat nitong 990 kilos. And coming at that time from the Chief of the PLP, iba yun. That is why binala ko kay Presidente, of course, ang Presidente ng desisyon na dapat yung gawin ito. No, I mean, sinabi niya naman ito, narinig niyo sinabi ng Presidente rito. At sana maunawa ng ating mga kababayan, ilang tao ito, but they hold very, very sensitive positions. No? At itong gerang laban sa droga na ito, once matapos namin ito, tama si Chief, ano na ito eh, renewed vigor, renewed spirit sa bawat isa. No? Kaya matatapos na rin po naman ito, no? Alos ulang budget na ito, pero hindi pa rin matatapos eh. Bakit? Kisiguraduhin namin, no? With this board na napolkong tuloy-tuloy na hindi na mauulit ang ganito. No? Mag-iipin kami sa lahat. No? Kaya talagang mahahawak kamay lahat dito. Dahil it's so unfair sa talagang nakakarami na talagang you know, talagang tatrabaho na nandiyan talaga, no? So, huwag kayo mag-alala. Alam ko, medyo, it's a bitter pill, masakit nung umpisa. Pero right now, to me, the better review the police force na talagang lalaban sama-sama sa droga. At kaugnay naman po sa sinasabi ni PNP Chief Acorda, na bibigyan niya umano yung pagkakataon, yung mga taong bayan na pwede mag-report sa ating mga kapulisan na ligtas po. For example, mag-report ka sa mga pulis na mga tiwali. So pwede po magbibigay sila umano ng hotline na mabilis po sila makontak. So sana po yan ay mabilis makontak ng taong bayan, lalo na sa emergency. So natandaan po natin sa Quezon City, nag-launch po sila ng 3 minutes response. So I think that one is effective kasi nagdalo din si PNP Chief Acorda doon. At nagustuhan niya nga yung estilo ng QCPD. So ito kaya ay gagamitin din nila sa ating ng kapulisan sa buong Pilipinas. At ayon nga kay PNP Chief Acorda, ay gagawin niya ang lahat para mareforma itong hanay ng PNP at malinis na rin ang hanay ng PNP, lalong-lalo na yung mga pulis natin ngayon. Ay madami na nga yung nasangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Baga, protector sila. Hindi sila nagtutulak, hindi sila gumagamit, pero sila yung nagbibigay ng protection sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Thank you, sir. The next last question is Mr. Paul Montibon of SMNI. Good afternoon po. Secretary, magandang hapon po. Kay General Acorda po muna, hingi lang po namin ang opinion po ninyo. Since meron na po tayong resulta dito sa five-man advisory group, napanggit kanina ng Secretary na magkakaroon tayo ng paghihigpit sa sistema laban sa illegal na droga. Sa PNP po, ano po yung klaseng paghihigpit ang gagawin po natin, lalong-lalo na nasa bago kayo na leadership, yung mga ipapasok natin dyan sa drug enforcement group and drug enforcement unit. General. Dahil ang nasabi ko sa pag-assum ko is it will be an aggressive and honest police operation. Rin, we will sudiin that yung aming pagkantap ng law enforcement, it will be based on honest operation. Walang drawing. And the practice ng ibang officer na yung sinasabi nilang mga kung anong mga reward dyan, we will never tolerate, and I made that strong pronouncement that we don't condone that if ever meron man na ganong practice. And also, with regards to the internal cleansing, sinabi ko yung integrity enhancement, wherein we will try to do our best that within our ranks we will cleanse na yung mga report, yung mga ginagawa ng mga police na iskalawags, it will be reported through our CI. And I'm encouraging yung ating community to really come out in the open, huwag pong matakot. Sabi ko sa ating kapulisan, we will
be establishing communication lines to make sure that if ever yung may mga medyo takot na magsumbong sa mga katiwalian ng kapulisan, ay mag-establish tayo ng safe communication lines so that we make sure that these wrongdoings are not left kumbaga hindi unattended. We make sure that this will be addressed and we will initiate measures para ito ay maimbestigahan. Talagang let me take this opportunity na rin na really sabay-sabay tayo, sabi ko nga na dapat nagkakaisa, we should be united in this. Yung police lang po ay hindi kaya kung kami lang, kung yung mga inaabuso ay hindi magsisigaw. So yun po, ano, humihingi po ng unity itong si PNP Chief Acorda at syempre ang gusto niya itong mga inaabuso ay mabigyan agad ng lunas, matulungan at huwag umano matakot mag-report kung may mga iskalawag silang nakikitang kapulisan. At kaugnay naman po sa hanay ng mga official na may namumuunga na parang hindi maganda dito sa hanay ng PNP, so naayos na umano, nakausap na rin itong mga matataas na official ayon kay PNP Chief Acorda. At syempre, magkakaroon siya ng reforma. So aasahan po natin na sana maganda ang magiging resulta, no? Matapang na po yung ating ano ngayon, yung ating PNP chief, unlike sa dati, kaya sorry, masyado malambot yun, ano? So ito, nakita natin mga kabayan, medyo matapang ito, o baka simula pa lang, ano? So aantay natin kung ano yung gagawin niya para malinis itong hanay ng kapulisan sa 8 buwan na panunungkulan niya bilang PNP chief. Yan po yung ating pakaabangan at patuloy po na i-update dito sa ating channel and sa ating Facebook page. Yan po muna mga kababayan po natin, at sa karagdagang update, huwag kalimutan i-follow and i-subscribe po. Maraming salamat.